Iba't ibang personalidad mula sa business industry, media industry, celebrities at mga public servant ang pinarangalan sa 7th taon ng Outstanding Men and Women of the Philippines ng Best Magazine. Ngayong taon ay nadagdagan pa ito dahil nagbigay rin ng parangal para sa Outstanding Brand of the Year, Outstanding LGBTQIA+ of the Philippines, Outstanding Youth of the Philippines at Tourism Circle Awards. I'm so very happy and glad na nakarating na siya sa 7th taon. The main objective of doing this is para talaga makatulong sa kapwa, hindi naman for anything else. Gusto ko lang siyang gawin kasi nararapat naman na gumawa talaga ng mga activities na ganito na may katuturan. That's why nagkaroon ako ng Best Magazine, for charity talaga. Nabigyan ng parangal ng gabing iyon ang Rise and Shine Pilipinas bilang Best Morning Show of the Year. Brand of the Year 2023, Rise and Shine Pilipinas. At nabigyan rin ng parangal bilang Outstanding Man and Woman of the Philippines ang host ng Rise and Shine Pilipinas na sina Dayan Kirer at Fifi De Los Santos. Of course, malaking karangalan no, na ang Rise and Shine Pilipinas ay muling na-awardan bilang Best Morning Show dito sa bansa. No, at talagang tuloy-tuloy yung pagbigay natin ng impormasyon. At hindi lang yan, talagang pasayahin sa umaga kasi kailangan ng good vibes sa ating mga ka-RSP. Patuloy na magiging plataforma po ang Rise and Shine Pilipinas para po sa mga impormasyong dapat po ninyong malaman sa pagsisimula pa lang po ng inyong araw. At hamon po ito, for all the men and women behind Rise and Shine Pilipinas na mas pagbutihin po natin. Para po ito sa lahat ng mga taong nasa likod ng Rise and Shine Pilipinas, sa lahat po ng mga sumusuporta sa programa, at syempre para po sa bayan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay iginawad rin ang Gawad Rosa Rosal Legacy Awards sa gabing iyon. At ang kaisa-isang nakatanggap nito ay ang businesswoman at philanthropist na si Maria Cecilia Bravo dahil sa advokasya nitong labanan ang kahirapan sa bansa. Siyempre, walang katapos ang kaligayahan. Tapos yung na-challenge ka lalo. Dahil gusto mo, kung gusto ko magkaroon uli next year, kailangan pagbutihin ko palalo ang ginagawa ko. Pero to be honest, hindi recognition ang hinahanap namin sa paggawa ng kabutihan sa iba. Alam mo, yung balik niyan sa puso, yung damdamin, hindi kayang bayaran ng kahit na ano. Pero I must admit, yung mag-recognize, yung ma-awardan kami, napakalaking bagay. Lalo na rin yung makikita ko na yung mga ibang awardees din ay kagalang-galang. Yung mahanay ka sa kanila, it's really an honor. Nagbigay rin ng mensahe at pasasalamat ang ilan pa sa nakatanggap ng parangal bilang Outstanding Men and Women of the Philippines at Outstanding Brand of the Year. Ang isang award na katulad nito requires definitely a lot of responsibility. That's why not only the practice of law but of course in serving my people in Tanawan City, this will be this will be of course the vehicle for me in order to improve the service that our constituency expect from us. Generate to the award body, thank you very much. This is so much a blessing for me. However, I will use this as an instrument para mas malawak, mapalawak pa ang matulungan natin, especially when giving jobs and also with my advocacy, the violence against women. So, mas very grateful ako na mas lalawak pa yung mararami nating matutulungan. I'm really thankful for this award because this is an avenue for me to improve on my skills and my knowledge for the law. And because perhaps of my initiative to have the legal world to be online and to be accessible by almost all people, was of course internet, and I think my website thelegalize.ph. Being awarded as one of the most outstanding women of the Philippines is an honor, since we actually advocate of empowering women and children, and I have a organization of Legal Empowered Association of the Philippines, which we actually empower women and children, and we give livelihood programs to those women all over the Philippines. Napakalaking karangalan din sa minions sa Mindanao na makareceive ng ganitong award kasi bihira lang din po yung mga Muslim na katulad ko po na LGBT at the same time na nakakareceive ng ganitong parangal sa
Manila, Metro Manila. Hindi lang ito sa Metro Manila, kung hindi sa buong nanonood at yung mga nagsuporta sa ganitong awards pa. I really appreciate this kind of award because it's a recognition not just of our hard work, but most especially me and Richard, we share the same advocacy of actually helping a lot of our fellow Filipinos. Thank you to Philippines Best Magazine, to all its organizers and committee, as well as to Richard Hinyola, who's a very good friend of mine as well. Congratulations to a very successful event. Flattering on our part kasi this award-giving body always recognizes us na makilala din kahit papano. I know they always notice and recognize yung aming napakagandang advocacy, which is to help our local farmers here sa ating bansang Pilipinas. Ang Outstanding Men and Women of the Philippines Awards, ang mga ganitong klaseng parangal ay nagpapatunay na sikat ka man o hindi, malaki man o nagsisimula ka pa lamang, ano pa man ang iyong estado sa buhay, hanggat ikaw ay may naiaambag sa lipunan, hanggat mayroon kang natutulungan, at nabago mo ang buhay ng iba dahil sa iyong advokasya, ikaw ay karapat-dapat lang na parangalan.